Ang pinakamatinik na point guard na yon ng Barangay Ginebra team ng PBA na si JJ Helterbrand ay minsan na rin sinubok ang katatagan. Ito'y dahil daw sa kanyang sobrang kasikatan na nagpalaki ng kanyang ulo at nauwi sa kayabangan. Parang bolang umiikot ang kanyang buhay dahil yabang ang pagkukulang. Union right here. 12 seconds into the clock. Atake si JJ Helterbrand making the basket! Anim na taong gulang noon si Anthony Helterbrand o JJ nang dalhin siya ng kanyang ina sa Amerika. Yan ba ay nararamdaman mo? O naramdaman mo na parang ipinanganak ka para maging isang basketball player? Bata pa lang ako. That's all I've ever wanted to do was become a professional basketball player. I used to play street ball in high school and then college. Itong Barangay Big Dome has come to life. Kaya sa pagbalik dito sa Pilipinas, agad na gumawa ng ingay si JJ sa mundo ng profesional na basketball. Pirma ko pa lang, parang sabi ko ito, for sure na to. Sa Ginebra? Yes, ma'am. Siguro laki ng bayad sa iyo, no? Before nag-PBA ako, wala naman akong talagang pera. So, anything na binigay nila sa akin, wow! Laki na ako. Taong 2004, nang tulungan niya ang team para makamit ang dalawang kampiyonato sa magkasunod na kumperensya sa PBA. Ang mga tropeyong ito, kasama na ang MVP trophy niyang ito noong 2009, ang patunay sa matayog na lipad ng karera ni JJ. Sa sobrang tayog nga at taas ng kanyang lipad, ay nakalimutan na niya ang kanyang pamilya at ang Panginoon. I got a little bit out of control and enjoyed the success a little bit too much. With success comes women, a lot of temptations. Every night, I became selfish. I just wanted to enjoy my life. I never listened. Parang naisip ko, buhay ko to eh. Hindi pa siya humble noon. He doesn't like thinking too much. So ang ginagawa niya, lalabas siya. He's gonna drink and, you know, have fun. Sinasabi ko sa kanya, Jay, you're gonna get injured, you know. Ganun, hindi siya nakikinig, baliwala lang sa kanya. Pero ang pinakabumuhat sa krus ng kayabangan at maging sa mga bisyo ni JJ ay ang kanyang kasintahan na si R.R. Enriquez. Makikita ko ang dami mga babae. Talagang wild talaga yung life niya before. Dati kasi parang kanyari pag i-invite ko siya magsimba. Sa pilitan talaga makita mo sa mukha niya. Tapos naka, parang basta mayabang talaga yung ano niya. Isang kaganapan ng literal na nagpaluhod sa isang JJ Helterbrand nang isang malubhang karamdaman ang dumapo sa nooy 10 taong gulang niyang anak na si Jaylene na nauwi sa pagka-comatose ng bata. My heart dropped right away. It's something that no parent should ever feel. I wanted to just break down. She's probably the only thing that kept me humble. And I think that's why the Lord used her to get my attention. Sabi ng doctors, prepare for the worst. Basically, sinasabi sa akin, your daughter will die. And when they told me that, that's when I fell to my knees. I started crying. Dear God, why my daughter? She's so young. Take my life instead and spare her life. Please find a way to save her life. And I promise I will do everything in my power to change my life that's more pleasing to you. Tila sinagot agad ang taimtim niyang dasal. My daughter woke up from her coma. Just 1 hour? Yes, she was comatose for 9 hours. Hindi coincidence yun. I know in my heart, God answered my prayers. Maging ang kaibigang doktor ni JJ na nakasubaybay sa nangyari kay Jaylene, itinuring itong isang milagro. Pagdating sa hospital, doon na siya dinerecho sa ICU, tapos naka-respirator na nga. And then, ang inisip daw ng mga doktor doon was nagkaroon ng meningitis si Jaylene. Masasabi ko talaga na parang God really has something to do with what happened to Jaylene and to JJ din. Simula noon, ibang JJ Helterbrand na ang humarap sa mga taong nakapaligid sa kanya. He looks at everything different. You know, he thinks about the other people, thinks about his teammates, you know, of course his family, you know. So he's just not thinking about himself, he's thinking about everyone. Very accepting siya, parang open-minded na siya na minsan may mga pangyayari na hindi niya kontrolado.
Nung araw na yun talaga, ibang JJ Helterman na yung nakita ko. Naging maliwalas yung mukha niya. Siguro dahil siguro yung Holy Spirit nasa kanya na. Kunyari pag nag-aaway kami, sabi niya, mag-pray tayo. Imbis na bote na hawak, ngayon, Bible na. Ang tinayong business ni JJ, paraan upang maihayag niya at maikalat ang the good news sa nakararami. Kaya, kadalasan ay ganito ang mga nakatagay sa mga t-shirt na ibinebenta dito. The money that we make from selling the shirts, we give to churches or these patients at the cancer Children's Cancer Center. Some of the kids, they couldn't afford to pay for their hospital bills. Bakit sa palagay mo, JJ, sa lahat ng tao na humihingi ng himala, bakit ikaw ang pinakinggan ng langit? He knows that maraming tao na that looks up to me. Through me, I can influence other people to accept God in their lives. With this sprint victory, minsan nilaro si JJ ng kapalaran. Naging mahina sa kasalanan. Pero hindi imposible ang himala. Dahil sa matinding paniniwala at pagpaparaya, napaikot niya ang kwento ng kanyang buhay. Nang may bagong lakas at direksyon na nagmumula sa itaas.